channel, Arch Sniper TV. Alright, nandito na naman tayo. Samahan niyo po ako guys sa ating exploration. Ipapakita ko po sa inyo ang mga matatandang puno ng nyug. Kung saan ay ito ang ginamit ng marker dito sa area na ito. Ay nagtataka ako sa lugar na ito guys dahil ito ay pinaka na isla dahil napaikutan ito ng ilog or sapa. So kung napapansin nyo guys, itong mga puno ng nyug dito ay matatanda na talaga, naninilaw na ang dahon, ayan. Tsaka dito sa nyug na ito, guys, ay may mga puno na naka-triangulation. So makikita nyo, ang bawat isang puno ay may mga sign na iniwan sila. So sa mga naniniwala na legit ito, or sa mga naniniwala na hindi ito sign, para sa akin guys ay wala akong ibang nakikitang paglalagyan sila ng sign dito. So ito, nag-fishing na kami dito sa may naputol na puno na may heart daw yun. At saka dito guys ay may mga papansin tayo sa bawat puno dito ay may mga sign. So sa mga ka-TH natin dyan na mga expert na, ito ay tinanong ko sa may-ari, hindi naman sila ang may gawa nito sa tagal na nila nakatira dito since birth pa. So sa mga magulang pa nila. Tsaka dito kami natataka guys ay may mga dots yan na may triangle. Ayan. Ayan. Talagang triangle yung dot niya. So yung purma ng mga dot niya guys ay nakapurma sa mga nyug na nakatanim dito sa may paligid. Ayan. Makikita nyo yan, may islas pa siya. So hindi ang may-ari ang may gawa niya, yan talaga ay sadya. So kung napapansin nyo, dito sa may kabila naman, pupuntahan natin itong kabila na to at papakita ko rin sa inyo kung anong sign ang meron sa punong nyug na ito. Ito ay kasabayan ng mga nyug guys, ang naninilaw na talaga ang dahon at talagang ewan or talagang century kukunat na ito. Dito ay may mapapansin din tayong isang gurit at saka may isang dot guys. Hindi ko lang alam kung legit ito, para sa akin ay ito ay legit dahil tinanong ko talaga yung may-ari dito ay hindi naman talaga sila ang may gawa niyan. Yung isa hindi yan, pero yan legit yan na may hole. Tsaka magtataka ka guys, sa harap niyan ay may katapat din na sign. So ano yan, ito yung pinaka-isa sa triangulation ng nyug dito guys sa itong tinuturo ko na yan. Tapos may katabi siyang nyug din na luma, siya yung parang pinakabunto sa triangulation ng nyug na ito. So pagka dyan mo titingnan, ayan, isang guhit na may dot, tsaka may mga dot pang sa baba, may mga slas. Yung katapat niya ay ganun din, siguro mga 3 meters lang ang layo nito guys, 3 meters or 4 meters ito sa kabilang nyug na ito. Dito rin naman ay masasabi ko, hindi rin sila ang may-ari ang gumawa nito, kundi dati na rin talaga ito. Hindi nga nila napansin ito. Ayan, ayan ang coordinate nyo sa kabila ng dot na yun. Ayan. Ayan. So, ang coordinate niya ay itong kabilang side ng nyug. Ito yung buntot ng triangulation na nyug, itong isang punong nyug na to. So, ayan, kung napapansin nyo, parang 7 eh. Ayan, parang 7 tapos... Ayan, 7 tapos 1. Ayan, malalim talaga pagka-ukit niyan. Tapos may dot pa yan, oh, guys. May dot yan sa may gilid. Sa may pinakagitna. Ayan. Tapos pagdating dito sa baba, ay may hiwa. Ayan, may dots din siya. May hole. Ayan, may talagang may mga taga yan siya, guys. Ayan. Tinanong ko sa may-ari niyan, hindi sila ang may gawa sa mga ganyang nakaukit dyan. So sa mga naniniwala or sa mga treasure hunter natin dyan, kung sabihin yung gawa lang yan ng mga bata, ay hindi ko rin po masasabing gawa ng bata dahil sa lalalim ng ukit na yan.
At saka itong job na to ay napakatanda na talaga. Yan lang sign na ay legit na yan. Yan. Tsaka may dot pa talaga. Sino maglagay dyan na may dot pa sa gitna? So, tinisting na namin to ng aming aura meter at saka Tesla 4. Sa pagitan ng nyug na to, nyug na ito, sa gitna mismo, yan, dyan ang items guys. At in-scan na rin namin dyan, talagang tumugma siya. Ang kulang na lang namin dito ay aming ititis dig. So, ako ay naniniwala ako na legit sign ito. Kasi wala ka talaga makikitang bato dito sa site na ito. So, napaikutan siya ng ilog. Walang mga bato ang ilog dito kundi palanas. So, dito naman sa kabila guys, ito yung isang ka-triangle niya na nyog. Makatapat lang yun dun sa una na tinignan ko na may tatlong dot na triangle. At saka ito din yung isa na pinaka maliit dito na hindi na rin daw lumaki na nyog. At tanta din siya ng sign guys. So, apat yung nyog dito na apat na nyog yung nandito na puro may mga legit na sign. Yan, hindi naman siguro gawa ng bakukang yan. Bakukang or yung tawag ng bakukang yata yan. or mga tusok-tusok lang na binarita lang siya hanggang pataas yan. So, sino maglalagay ng hiwa dyan sa taas na yun, na ganda ng pagkahiwa? Yan. Tsaka itong porsyon ng bundok nito guys ay gustong daanan ng kalsada. Ngunit ito ay private. Hindi po market. Tsaka may bahay na rin doon sa may baba. Yan. So, yan ay legit na sign na sa tingin ko ay legit talaga. Hanggang sa taas guys ay may hiwa siya. Ayan. Nasa mga 8 siguro ang haba nito or 9. 9. Ayan. Sinong aakyat dyan para hiwain lang yan? Ayan. Ayan. Hindi na talaga namumunga yan. Naninilaw na lang ang mga dahon sa nyug dito sa sobrang katandaan na guys. Ayan. Ayan yung paligid dito sa area na to. Ayan. Ayan yung pinuntahan natin kanina. Ayan yung isa. Kaya at saka yung nando sa 7-1 yun ang pang triangle niya, triangulation niya na may katabi naman yan. So may sinozoom ko. Yun ang triangulation niya na may katabing isang puno ng nyug at doon ay may pagitan siya doon ang items. So guys, sa mga expert po natin dyan, alam ko naman na pagdating sa mga sign, hindi na rin may pagkakaila sa inyo na magagaling na rin po kayong bumasa. Itong puno na yan, ayan yung triangulation guys, yung dalawang magkatabi na yun, ayan o. Yung dalawang magkatabi na yan, nandyan sa gitna ang items. Pero pag sinukat mo siya, yung nasa dulo ng konti, yun yung triangulation na puno ng nyug. Saka isa dito sa may gilid, may bandang kaliwa, at isa dun sa may kanan. Halos iisa ang sukat, guys. Yan. So, masasabi ko talaga ang mga nyug na ito ay napaka century na. Dahil napakatataas at naninilaw na po ang dahon sa sobrang katandaan na ng nyug.